Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa mundo ng mga hayop, pabilisan ng takbo ang labanan. Kung sino man ang mas mabilis, iyon ang mananalo. Ngunit sa countdown na inyong mapapanood, makikilala natin ang mga hayop na sa sobrang bagal, mapapaisip ka kung paano sila nakaka-survive. Matutuklasan mo rin ang iba pang kaalaman na tsak na magpapasaya sa ating kwentuhan. Simulan natin ang kwentuhan sa nakakuha ng panglimang pwesto. Malaki itong pagong na parabang kalahi ng mga dinosaur. Ito ang mga Galapagos Giant Tortoise at isa ito sa pinakamabagal na hayop. Sa loob ng isang oras, kaya lang netong umabot ng kalahating kilometro. Dito sa kanilang tahanan sa isla ng Galapagos, walang mabangis na hayop gaya ng tigre at leon. Dahil dyan, nawala sa mga tortoise ang pangangailangan tumakbo ng mabilis dahil wala namang humahabol sa kanila. Kung meron mang kalaban na mapapadpad, nagtatago na lang sila sa loob ng shell. Gaya ng tortoise na ito na tinaguan lang ang mga gutom na cheetah. Isa pa sa dahilan kung bakit mabagal silang kumilos ay dahil sa ubod ng bigat ang kanilang shell. Tumitimbang ito ng 20 kilos. Pero sa totoo lang ha, ang weird pala nila tignan kung mabilis silang kumilos. Para silang mga bolang dinidribol. Buti na lang at sa tulong ng makabagong teknolohiya, maikita na rin natin ang mga aso kung magkataong kasing bagal nila ang mga pagong. Naisip ko tuloy na mas masaya silang panuorin kapag naka-slow motion ang lahat sa kanila. Ang cute nila tignan sa tuwing pumapalpak. Ang bilis kasing kumilos ng mga aso, kaya mas lalo mong makikita ang kanilang mga nakakatawang sandali. Gayunpaman, mas cute pa rin ang mga tortoise dahil hindi nila kailangan ng slow motion camera para makita mo kung gaano sila ka-charming. Hindi gaya ng susunod nating contender na sa sobrang bagal, tinutubuan na ito ng lumot sa katawan. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, baka naman pwedeng pakipindot ng like button sa baba ng video. Maraming salamat! Kung tutungo tayo sa nagtataasang puno ng South America, makikita mo ang hayop na pang-apat sa ating pwesto. Sila ang mga sloth. Ang sloth ay salitang Ingles na nangangahulugang mabagal sa wikang Pilipino. May bagal ito na 0.3 kilometers per hour, halos dalawang beses na mas mabagal pa sa tortoise. Matumal kumilos ang mga sloth dahil wala namang sustansya ang mga dahon na kanilang kinakain. Bukod pa dyan, dahan-dahan lang kumilos ang mga sloth dahil sa sobrang labo ng kanilang mata. Dahil sa mabagal nilang pamumuhay, mas gusto na lamang nilang matulog ng 15 oras kada araw. Maski ang mga insekto ay nawiwili ng tumira sa katawan ng sloth. Sobrang bagal kasi ng sloth kaya hindi nito magawang bugawin ang mga insekto. Maliban sa insekto, naging pugad na rin ng lumot ang kanilang buhok dahil sa bagal nilang kumilos. Nakita mo ba yung kulay berde sa kanilang buhok? Yan ang mga lumot na tumubo na sa kanilang katawan. Mabuti na lang at kulay green ang lumot dahil kung kulay pink ang lumot, sobrang cute ng mga sloth. Kung gusto mong kumilos ng kasing bagal ng sloth, pwede mo itong maranasan. Kaso nga lang, mararanasan mo lang ito kung pupunta ka sa buwan. Ang mga tao na nakaabot na sa buwan ang magpapatunay kung gaano kabagal ang kanilang lakad. Ang kilos mo rito ay dalawang beses na mas mabagal kung ikukumpara sa ating planeta. Sa buong kasaysayan ng space exploration, 20 tao pa lamang ang nakararating sa buwan. Pero, mas astig pa rin ang mga sloth dahil hindi na nila kailangan umabot sa buwan para mag-slow motion. Sa tuwing nasa tubig, dito mo makikita kung gaano sila kabilis kumilos. Hindi gaya ng susunod nating contender na mabagal pa rin kumilos kahit nasa ilalim pa ng tubig. Tumungo naman tayo sa kailaliman ng dagat para makilala ang nagagandahang mga seahorse. Kahit meron silang ulo na nahahawig sa kabayo, isa itong uri ng isda.
Pangatlo sila sa ating listahan dahil sila ang may titulo bilang pinakamabagal lumangoy sa pamilya ng mga isda. Meron itong maliit na palikpik sa likuran at meron din itong pares ng manipis na palikpik sa bawat gilid ng kanilang ulo. Dahil sa kanilang mumunting palikpik, kaya lamang nitong lumangoy ng 0.015 kilometers per second. 20 beses na mas mabagal pa sa mga sloth. Kaya naman sa tuwing malakas ang alon, mas pinipili ng mga seahorse ang kumapit sa sanga ng koral dahil kung hindi, baka tangayin sila ng malakas na alon. Kung meron mang mabilis sa mga seahorse, yan ay ang kanilang tulin sa pagkain. Ang katawan ng seahorse ay sadyang hindi dinisenyo para lumangoy. At kung tutuusin, maski ang katawan ng tao ay hindi ginawa para mamuhay sa tubig. Wala tayong malaking palikpik gaya ng isda, kaya mahirap sa atin ang lumangoy. Pero dahil sa maparaan tayo, nahahanapan natin ng diskarte para makalangoy tayo ng mabilis. Sinasaguan natin ang ating mga paa at hinahawi ang tubig gamit ang kamay. Hindi ito naiiba sa kaso ng mga seahorse dahil kahit hirap silang lumangoy, nakakayanan pa rin nilang makasurvive sa ilalim ng tubig. Hindi gaya ng susunod nating bida na natutong gumapang sa dagat kesa lumangoy. Ang top 2 sa ating pinakamabagal na hayop ay makikita sa sahig ng karagatan. May bilis lang ito na 0.009 kilometers per hour. Ito ang mga starfish. 2 beses itong mas mabagal pa sa seahorse. Nakakagalaw lamang ang mga starfish sa tuwing pinapakilos nito ang libu-libong paa na tinatawag na podia. Ito ang nagtutulong-tulong upang makakilos ang starfish. Gayunpaman, kahit napakarami nilang paa, sadyang mabagal pa rin silang kumilos. Kung ipa-fast forward natin ang video, makikita natin kung gaano kabilis ang kanilang paggapang sa sahig ng karagatan. Maliban sa panglakad, mabisa rin ang kanilang paa para kumapit tuwing malakas ang alon. Sa bagal ng mga starfish, bigla ko tuloy na alala ang pinakamabagal na kotse. Ito ang kotseng tinawag na Ferdinand GT3 RS. Kapag pinaandar mo ito, may bilis lang ito na 8 miles per hour. Sobrang bagal dahil imbis na gumamit ng makina, gumagamit ito ng bisikleta na kailangan pang ipadyak para lang umandar. Ginawa ito sa paraan ng paglagay ng bisikleta sa loob ng kotse. Matipid ito dahil hindi mo kailangan kargahan ng gas. Yun nga lang, mukhang mas mabilis pa ang maglakad kesa sumakay rito. Dahil dyan, ito ang may titulo bilang pinakamabagal na kotse na naimbento. Sa bansang Austria, pinapayagan ang pagmamaneho nito sa mga pampublikong kalsada. Mukhang mas gusto ko pang sumakay sa higanting starfish dahil kampante akong mas mabilis pa ito kaysa sa Ferdinand GT3 RS. Ngunit sa ating bida na nakakuha ng top spot, mukhang wala nang makakatalo pa sa kabagalan ng hayop na to. Ngayong nakilala niyo na ang 4 sa pinakamabagal na hayop, ito na ang pagkakataon para makilala ang kampyon sa ating countdown. Ang hayop na aking tinutukoy ay maaaring makita niyo sa inyong bakuran. Ito ang snail o kuhol sa wikang Pilipino. Alam mo ba na ito ay 10 beses na mas mabagal pa sa starfish at 500 beses naman itong mas mabagal pa sa tortoise? Ginawa ko ng fast forward ang video ng mga snail dahil tiyak na antukin kayo sa panunood kung gaano kabagal ang kanilang kilos. Isa sa dahilan kung bakit ubod ng kupad ang mga snail dahil wala naman itong paa. Umaasa lamang ang mga snail sa kanilang muscles sa tiyan upang makakilos. Dahil dyan, ang mga snail ang hinirang bilang pinakamabagal na hayop sa ating planeta. Maaaring tawagin mo silang mabagal, ngunit lumalabas ang kanilang bilis sa tuwing may pagkain. Kapag nariyan ang paborito nilang pagkain, lumalabas ang pagiging matakaw ng mga snail. Kung ikaw ang tatanungin, ano pa kayang mabagal na hayop ang hindi ko naisama sa ating listahan? Comment down below nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Drake Freginal. Hello rin kay Aldri Relato. What's up kay Gelmar Nino Moreno.
Shout out kay James Gadayan Vallejo, Aya Atiana Sabangan, John Margaret, at happy birthday kay Kier Louis Pesigan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!